بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. At magandang araw sa mga kababayan naming hindi Muslim. So, napalive lang ako sa hindi inaasahan dahil maraming nagsisend sa akin ng video na ipinapakalat ng ating kababayan na Baptist na merong nagmuslim na ay merong Muslim na nagbaptist na at pastor na siya ngayon. So tayo naman, kung meron namang Muslim na tatalikod sa Islam, so kung magpo-post sila, wala naman tayong ano doon. Wala tayong, kumbaga, pakialam doon. Bahala siya sa buhay niya. Kung anong gusto niyang gawin. Nasa Islam siya, lumabas siya, bahala siya. Pero, bakit tayo nag-live sa ganitong pagkakataon? Eh, wala naman pala tayong pakialam. So, sa kadahilanan po na napakahalaga na mabigyan natin ito ng reaksyon dahil hindi lang naman sila nag-post na ito ay pastor na Muslim, bagkus ay meron pa silang mga binabanggit na mga salita na marahil ito ay ikasira ng Islam. Katulad na lamang ng sinasabi nila na kumbaga, ang Islam daw ay pag lumipat ka sa ibang relihiyon is papatayin ka, at may sinasabi pa siya. Marami. Pakikinggan natin. Ngayon, mga kababayan, ganito lang kasi yan kadali eh. Okay? So kung may magmumuslim, walhamdulillah, pinapost namin kung bakit ka nagmuslim, ano nakita mo sa Islam, o okay yan. So meron kasing pagkakataon na masaya sila pag mayroong nag-Christian, ha? Nagbabaptist daw at pinopost nila. So katayuan nila 'yon. What tayo magagawa doon? Gusto nila 'yon. Pero yung may kaakibat na para bagang magsasabi ng mga batas ng Islam na hindi naman 'yun yung batas ng Islam, eh doon tayo magkakaproblema. So bago tayo tuluyang mag-react, ay pakinggan muna natin ang kanilang presentasyon para magkaroon tayo ng idea kung ano ang ating gagawin sa kanilang sinasabing ito. Okay? Teka, teka. I know, wala itong boses. Na shortcut. Ninyo ang patutuo ng isang ex-Muslim at sa kanyang mga pinakilalang mga ex-Muslim. Sa video po nito, tunghayan po ninyo ang patutuo ng isang ex-Muslim at sa kanyang mga pinakilalang mga ex-Muslim din, ngayon ay mga pastor na ng Baptist. Sila ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo at inusunod po ang ilang buhay upang maglingkod sa Panginoon bilang mga pastor. Tunghayan po natin kung bakit sila umalis. Kasi sinasabi kasi ng mga Muslim na wala daw ni isang Muslim ang umalis sa pananampalatayang Islam. Pero totoo nga ba ang kailang mga sinasabi upang mahikayat lamang ang tao na ang Islam nga ay tunay na pananampalataya? So, kung meron mang nagsasabi ng mga Muslim na walang lumalabas sa Islam, so palagay ko baka hindi kami kabilang doon. Dahil ako mismo, alam ko sa aking sarili na nakikita ko na maraming lumalabas sa Islam. Dahil ang isang taong hindi nagsabuhay ng Islam ay lalabas sa pananampalatayang Islam. So hindi lingid yan sa aming kaalaman, kababayan. Pero kung sabihin mo na ang patunay ng mga Muslim ay yung walang lumalabas sa Islam para mapatunayan na ito ang tunay na relihiyon, eh papaano yung patunay na maraming mga nagmumuslim? Ibig sabihin, hindi tunay na relihiyon ang sinasabi ninyong pananampalataya dahil may maraming lumalabas sa inyo. Kasi ang gusto mong iparating, maraming lumalabas sa amin, so hindi kami tunay na pananampalataya. Pero kung bibilangin mo ang lumalabas sa Islam, sila kaya yung may mga taong may alam sa Islam? Sila kaya yung mga taong alam ang Islam? Sila kaya yung mga taong nabasa ang Quran? Malalaman natin yan. Mamaya-maya, tignan natin kung kabilang ba sila sa mga taong alam nilang Islam, alam nilang Quran, nabasa nilang Quran, at lumabas sila sa Islam. Sila yung mga tao talaga na masasabi natin na sila ay hindi nila inaral mabuti ang Islam. So malalaman natin, pakinggan natin ngayon ng tuluyan, inshallah, para mas makuha natin ang buo. Pero makikita po natin na napakarami na pong ex-Muslim dito sa Pilipinas, ngunit takot lang magdantan bilang ex-Muslim sapagkat alam nila
ang batas ng Islam na ang sinumang aalis sa pananampalatayang Islam ay dapat parusahan ng kamatayan. So ipinaparating sa atin ng ating kababayan paulit-ulit na nating naipaliwanag, paulit-ulit na nating nasabi, kasi ito yung pinambabato nila sa atin. As a Muslim, sinasabi nila na kapag lumabas ka sa Islam, sabi ng mga non-Muslim na ito, ay sila ay papatayin. Ngayon, marami daw na mga ex-Muslim na ngayon ay Baptist pastor na kung saan natatakot daw lumabas na sila ay mga Muslim, mas naging pastor na ng Baptist, kasi baka daw sila patayin. Una, magbibigay ako ng pansin dito. May nabalitaan na ba kayo sa inyong buong buhay? Sa inyong buong buhay, ha? Na pinatay ang isang Muslim dahil tumalikod sa Islam. May nabalitaan na ba kayo? Yan ang challenge ko. Meron na ba kayong nabalitaan? Sa dami ng mga hindi nagsabuhay ng Islam, tumalikod sa Islam, may nabalitaan na ba kayo na pinatay ng mga Muslim dahil sa bagay na yon? Okay. Second thing. Ang nababasa ng ating kababayan ito sa hadith ng Propeta Muhammad, na sino man ang magpalit ng pananampalataya, ay masasabi na, kumbaga, patayin, paktulo. Kumbaga, patayin, sabi ni Propeta Muhammad, pag nagpalit ng pananampalataya, patayin siya. Okay? So, ito na ba agad yung batas ng Islam na kapag paulit-ulit na binabato sa mga Muslim, na kapag ikaw ay umalis sa Islam, ay papatayin ka? So, hindi po ganun yun kadali. Kaya nga, ang tanong ko nung una, meron ka bang Muslim na balita ang pinatay dahil non-Muslim siya o tumalikod siya sa Islam? Kasi bakit ko tinanong yon? Gusto kong iparating sa inyo na hindi ganun kadali na kapag lumabas ka sa Islam ay papatayin ka na kaagad. Ang utos ng banal na Quran, sabi ng banal na Quran, ba'da udu billahi minashaitonir rajim, la ikraha fid-din. Walang pilitan sa relihiyon. So walang isa man na Muslim na kailangan niyang pilitin ang isang non-Muslim o isang Muslim na tumalima sa pananampalatayang Islam. Bawat isa sa atin ay merong free will. Kasi ang pinaparating ng mga kababayan na ito na ang mga Muslim ay walang kalayaan, walang free will. Hindi po yun totoo. Dahil ang mga Muslim, sila yung totoong may kalayaan. Lahat ng tao, piliin mo kung anong gusto mong piliin pananampalataya. It's up to you. Ikaw ang mananagot niyan. Paghandaan mo lang kung anong isasagot mo sa kabilang buhay kapag tinanong ka ng Allah subhanahu wa ta'ala kung anong relihiyon, kung anong sirat, kung anong daanan ang pinili mo, kung anong way ang pinili mo, ikaw ang mananagot niyan sa iyong tagapaglikha. Isa ito sa paniniwala ng mga Muslim. So kung bibigyan mo naman ng pansin, aming kababayan, sino ba yung mga tao na tumalikod sa Islam na kailangan patayin? Una, bago siya patayin, kinakailangan yung maghahatol muna sa kanya ay yung mga leader ng mga Muslim sa lugar ng mga Muslim. So kung halimbawa na siya ay nahatulan ng sinasabing babatayin siya dahil nagpalit siya ng pananampalataya, hindi agad ganun yun. Merong mga taong hahatulan lamang, sila yung mga tao na pagkatapos nilang tumalikod sa Islam, sinira nila yung Islam. Sinisira nila Islam o nagkakaroon sila ng sinasabing ginagawa para magkawatak-watak yung mga kamusliman. Nagkakaroon sila ng way para makapagbigay ng kaguluhan sa mga kamusliman. So sila yung dapat hatulan ng kamatayan, pero kung sila naman ay gusto bang mabuhay, ha? Ito ha, napakaganda, gusto nilang mabuhay, so hindi sila pupiliting patayin. Ha? Kung gusto nilang mabuhay, lumayo sila, umalis sila sa lugar na kanilang kinalalagyan sa lugar ng mga Muslim. So ganun po yun. Okay? So hindi pala kailangan patayin agad, pinag-aaralan pa. Ha? So ngayon mga kababayan, ang sinasabing paglabas sa Islam, ikaw ang nagdesisyon yan. Ikaw ang bahala niyan. So bago nating tuluyang pakinggan ang testimony ng isang pastor daw na ngayon ng Seventh-day Adventist, bigyan muna natin ng pansin. Palagi na lang kami na mga Muslim ang sinasabihan ninyo na pag lumabas sa pananampalataya ninyo, is patayin. Patayin ninyo. Eto ngayon, walhamdulillah, ha? Mayroon palang mga aya o mayroon palang mga versikulo mula sa Biblia na sinasabi dito na ano yung sinasabi? Na kapag ikaw ay nagpalit ng relihiyon, ikaw ay sumamba sa ibang Diyos, ay papatayin ka. Subhanallah!
hindi lang pala sa pang-Islam yung sinasabi ninyo na yon. Eh, kung magtatanong kami, eh sa inyo pala, napakadaming tumalikod sa relihiyon ninyo, bakit hindi nyo pinapatay? So, patunayan natin ito ngayon. So, halimbawa, sa mga Hebreo 10:28, ang sabi dito, ang mapagwalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Subhanallah. Ibig sabihin, kapag hindi ka nagpatotoo sa mensahe ng panahon ni Moises, ikaw ay papatayin. Sa mensahe ng Diyos, pag hindi ka, kumbaga naging pasaway ka, hindi ka nagpatotoo, nagkaroon ng dalawa o tatlong saksi, ha? O higit pa, ikaw ay papatayin. So, subhanallah, ha? Hindi pala kailangan na isabihin ng mga non-Muslim na bakit kayo pag lumayas sa Islam, papatayin. Hindi pala lang pala sa amin yung kinasabi, dapat pala sa inyo din. Ha? Dahil ito pa, sa Exodo 22, versikulo 20, sabi rito, yaong maghain sa anumang Diyos, maliban sa Panginoon lamang, lubos na papatayin. Subhanallah. Ako pala, ha? Ako'y sumasamba kay Hesus Kristo dati. Ha? E ngayon, sumamba na ako sa ibang Diyos. Sumamba na ako kay Allah. So, papatayin na pala ako ng mga Kristiyano. Ha? So, ayan, lumabas na kayo mga Kristiyan. Pwede nyo na pala akong patayin. Dahil ako ay tumalikod sa inyong pananampalataya at ako ay sumamba na kay Allah. Hindi na si Jesus ang aking sinasamba. Ha? Ito pala isang malaking problema para sa inyo mga kababayan. Kaya ang Islam, hindi siya yung sinasabi na halimbawa sa Islam may mga batas eh na bago ka patayin ay may batas muna, ha? Pero sa inyo pala, kabud na lang patayin. Patayin agad, ha? Napakalupit. Napakalupit. Ito pa. Sa Deuteronomy 13 sabi, kung ang inyong kapatid na lalaki na anak ng inyong ina o inyong anak na lalaki o babae o asawa ng inyong sinapupunan o inyong kaibigan na para sa inyong sariling kaluluwa ay humimok sa inyo ng lihim na magsabi, tayo ay yumaon at maglingkod sa ibang mga Diyos na hindi mo nakilala, ha? Kumbaga, ninyo ng inyong mga magulang. So ito pa sa 7. Sa mga Diyos ng mga bayan na nasa palibot ninyo na malapit sa inyo o malayo sa inyo mula sa inyong dulo ng lupa hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Sa 8 tsaka sa 9, huwag mong papayagan siya, ni didinggin siya, ni huwag mong kahabagan siya ng iyong mga mata, ni patatawarin, ni ikukubli, kundi papatayin mo nga, ha? Ang iyong kamay ang mangunguna sa kaniya upang patayin siya at pagkatapos ay ang kamay ng buong bayan sa jis at iyong babatuhin siya ng mga bato upang siya ay mamatay sapagkat kaniyang pinagsikapang ihiwalay ka sa Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto ang bayan ng pagkaalipin. Subhanallah. Napakaliwanag kapag pala yung mga magulang mo, mga kapatid mo, in short mga relatives mo ang naghikayat sa iyo na sumamba sa ibang Diyos, ang mangyayari, patayin ka. Sila mismo ang papatay sa iyo. Iyon pala yung utos ng Biblia. Nako, ha? Ha? Kapag ka pala ikaw ay Kristiyano na yumakap sa Islam o yumakap sa ibang pananampalataya, halimbawa Roman Catholic ka, nagbaptist ka, patayin yan, ha? Halimbawa, yung Baptist nag-Muslim, patayin yan. Ganun ba yan? Yung Kristiyano, Roman Catholic, nag-iglesia, patayin yan. Ha? Yung iglesia, nag-born again, patayin yan. Ganun ba yun? Kasi nasa Biblia eh. Kasi kung bakit namin ito sinasabi, dahil paulit-ulit na lang tayong tinitira ng mga non-Muslim patungkol sa bagay na ito, na kayo ay pumapatay pag naglabas sa Islam. Subhanallah. Ating pakinggan ngayon ulit ang sinasabi ng ating kababayan kung bakit siya lumabas sa Islam. What is the penalty for leaving the Muslim faith? To be honest, I cannot back that point up. Dr. Mukaddam, what is the penalty for apostasy?
Well, and, before we keep coming down this apostasy, give us a quick answer on what is the penalty of apostasy country. You very well know if it's an Islamic country, then the Sharia is very clear. Apostasy is dealt with the death penalty. Thank you. That's yan po ang katuan ng Islam. Kaya marami itong mga ex-Muslims na takot lumantay. So, nagbigay pa siya ng video at sinasabi niya dito na, kumbaga, ito yung usapan ng mga tao na nagsabi yung Muslim na kapag sa bansang Muslim, papatayin pag nag-change ng reliyon. At ito pa yung naging patunay niya. Pambihirang kasaysayan itong taong to. Bilang mga ex-Muslim, kundi sila ay nananahimik lamang na naglilingkod sa Panginoong Heso Kristo. Tingnan niyo po ang patutuo ng isang Muslim or ex-Muslim na ngayon ay pastor na. Magandang gabi sa lahat. Magbigay ko ng short testimony. Ako pala ay isang dating Muslim. Ako ay taga Zamboanga del Norte. So ang ama ko ay isang Muslim, pure tausog. Bakit ako umalis? Okay, umalis ako dahil ang pagkakaiba namin sa Kristiyano, si Kristo ay hindi Diyos. Bakit ako umalis? Dahil nalaman ko ang tunay na pananampataya kay Kristo. Ako ay naniwala at nandun sa Bible na si Kristo ay tunay na Diyos. Okay, ang sabi niya, ang kanyang tatay is tausog. So anak ito ng tausog. Ha? So nawa hindi makita ng iyong tatay ito. So tatay mo is tausog at ikaw ay nagpastor na ngayon. At dahil sabi mo, ikaw ay nakapagpatunay na iba ang Diyos ng Islam at Diyos ng mga non-Muslim. Yes, totoo yan. At sabi mo, napatunayan mo sa Biblia na si Jesus ay tunay na Diyos. At nabasa mo dito na si Jesus ay tunay na Diyos. Eh, saan kaya nabasa? ang tanong dito, saan mo nabasa na sinabi ni Jesus Kristo na ako ay tunay na Diyos? Ako ang sambuhin ninyo. Eh, itong problema. Saan mo nabasa sa Biblia, kung yun ang dahilan mo kung bakit ka naging Kristiyano, saan nabasa sa Biblia na si Jesus Kristo ay sabi niya, ako ang tunay na Diyos, ako ang sambahin mo. Eh, ang tanong dito pa. Una yung tanong, saan mo nabasa? Ha? Pangalawang tanong, hindi mo ba nabasa sa Biblia sa Juan 17, versikulo 3, na sinabi ni Jesus nung tinanong siya, paano makakapunta ng paraiso? Eh, ang sabi ng Jesus Kristo, sabi daw, ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala mo ang nag-iisang Diyos at ako si Jesus Kristo na kanyang sinugo. So marami kang problemang tatahakin kapag ka ikaw ay nagmamalaki na ako ay Muslim at napatunayan ko sa sarili ko na mali ang ikaang Islam at nabasa ko sa Biblia na ganito na ganyan. So ngayon, as a Muslim, pag ako ay nag-Christian, siyempre, isa lang ang dahilan ko. Napatunayan ko na ang Christian ay mas tama sa Islam. Pero pag ako ay nanatili sa Islam, isa lang din ang dahilan ko. Napatunayan ko na tama ang Islam kaysa sa Christian. O ngayon, ibig nitong sabihin ha, na tama ang Christian, ang Baptist, at mali ang Islam. Eh bakit nung nakadebate ko, ang leader ng Baptist ay walang napatunayan sa akin? Ha? Bakit hindi kayang i-stand o tumayo ng mga Baptist, ha, ng mga pastor ng Baptist na talunin ng Islam? Bakit hindi mapatunayan ng mga pastor ng Baptist na mas maganda ang Baptist kaysa sa Islam? Bakit hindi nila magawa? Dahil hindi nila ito magagawa. Dahil halatang halata at alam na alam na mas maganda ang Islam kaysa sa Baptist. Kaya kapatid, kababayan, ikaw na halimbawa na nag-baptist, so wala kaming question doon. Pero ang bibigyan lang namin ng pansin dito ay yung para bagang sasabihin ninyo na mali ang Islam. So kung yan ang paningin ninyo, so wala rin kaming question doon. Pero meron kaming rights na magsalita ngayon para magkaroon ay kanga ng sinasabing panangga at sinasabing bibigyan kayo ng pansin kasi nga napakahalagang usapin ito, no? Ha? Tumalikod ka sa Islam dahil nabasa mo si Jesus Kristo sa Biblia, ha? Na si siya raw ay tunay na Diyos. Ngayon, saan nabasa sa Biblia na si Jesus ay tunay na Diyos at si Jesus ay dapat sambahin, sabi niya. Saan mo mabasa? At second thing, hindi mo ba nabasa na sa Biblia na si Jesus ay isang propeta lamang? So kung di mo nabasa, ako as a dating Kristiyano, payo ko sa iyo, basahin mo.
Basahin mo. Do you know why? Dahil ikaw ay nanggaling sa Islam na hindi mo napatunayan sa Islam na sabi ng Allah, La ilaha illallah, walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Malamang hindi mo nabasa sa banal na Quran na sinabi ni Jesus, napakalinaw. Sabi doon, Ya Bani Israel, U'budullaha Rabbi wa Rabbukum, innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimina wal ansar. Napakaliwanag eh. Ito kasing nga nag-Christian na ito, hindi sila, wala silang alam sa Islam. Ha? Bakit kamo? Ang sabi ni Jesus, o bayan ni Israel, sambahin ninyo ang Allah, siya ang aking Panginoon at Panginoon nyo din. Ha? Sino man ang sumamba sa ibang Diyos maliban kay Allah, ha? Ay ano mangyayari? Ipagbabawal sa kanya ang paraiso at papapasukin siya sa impyerno. Eh kung nabasa mo ito at hindi mo pinansin, papasok ka sa impyerno. Dahil sumamba ka sa ibang Diyos maliban kay Allah. At makakalaban mo sa araw ng paghukom si Jesus Kristo ayon sa banal na Quran dahil sinamba mo siya, hindi yung utos niyang sambahin. Si Jesus, nakalagay sa Quran, nung tinanong siya ng mga tao, ang sabi niya, ana Abdullah. Kumbaga, ini Abdullah. Ako ay alipin ng Allah. Ibig sabihin, napakaliwanag. Kaya itong nag-Christian na ito, ay wala itong hayagang alam sa Islam. Ha? So ngayon, ay bigyan natin ng pansin bago tayo tuloy ang lumayo na lumayo, inshallah. Siya lang ang tagapagligtas. Marami din akong mga kasamahan Muslim na kakilala ko. So, meron sa Shukon, si Noel. Ngayon ay isa ng Kristiyano, kasamahan ko. At meron din ngayon isang pastor sa Payao. Okay. Part yan din yan sa Sambuanga, Sibugay. So, sinasabi pa nito na marami pa daw mga Muslim na pastor na ngayon. At sinasabi naman ni Answering Paul's Wood na ang mga Muslim, pag lumabas daw sa Islam, is papatayin. Eh, ang tanong, bakit buhay pa itong mga ito? Bakit naging pastor pa itong mga ito? Ha? Ba't hindi sila pinatay? Ha? Subhanallah, mga kapatid. Napakagandang mensahe na ito. Pagkakataon nito sa lahat na maiparating na mali ang pagkilala nyo sa Islam. Ha? Kung meron kayong ililitaw na mga ex-Muslim, walang problema. Sige, ilitaw ninyo, maglitawan, wala kaming gagawin dyan, inshallah, hindi namin yan aanuhin. At ang problema lang namin dito, kaya kami nagbigay ng reaction ngayon, dahil meron kayong natapakan na rules ng Islam. Yun yung mga sinasabi ninyo na ito tulad ng pakinggan natin to. Siya ay isang pastor. Siya po ay nag-pastor ngayon sa Payao. At marami po siyang kakilala na mga Muslim sa Basilan. So marami kami. So ilang bisis na ang simbahan nila ay sinunog ng mga pure din na Muslim. Sila ay nagalit, nagbanta sa kanyang buhay, patayin. At sa amin din, no? Okay, bigyan ko lang ng pansin dito yung salita na pure na Muslim. Kasi mga kababayan, hindi mo po pwedeng gamitin yung salitang pure na Muslim, original na Muslim. Hindi mo po pwedeng itawag yon sa isang tao na basta-basta. Dahil ang totoong Muslim o kung merong pure na Muslim o original na Muslim, sila yaong mga taong sumusunod, tumatalima, sumusuko, sumusuko sa utos ng Allah. Sila yung mga tunay na Muslim. Hindi yung komo naging Tausog, naging Maranao, naging Maguindanao, ay sila na yung mga puro, o sila na yung mga pure, o sila na yung mga original na Muslim. Kaya hindi mo po pwede sabihin na itong Maguindanao, o itong Tausog na ito, o itong Maranao na ito, ay nag-Christian na dating Muslim, ay siya na talaga ay tunay na Muslim. Hindi mo nga alam kung nagsasalayan eh. Eh tanungin ko ito, yung nag-Muslim na ito, ay yung nag-Kristiyano na ito. Tanungin ko siya, kung maririnig mo man itong mensaheng ito, tatanungin kita, ha? Yung tanong ko sa iyo una, saan mo nabasa sa Yesus sa Biblia na siya ang Diyos at dapat sambahin? Pangalawa, ikaw ba ay marunong magbasa ng Al-Fatiha?
Ikaw ba ay nagsasala? Ikaw ba ay nagsasala ng 5 times a day? Ikaw ba ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan? Ha? Pag ikaw ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ikaw ay nagsasala ng 5 times a day, eh walhamdulillah, ikaw nga ay Muslim na nagtunay na naging Christian. Pero ang tanong, ikaw ba ay marunong magsala? Ikaw ba ay marunong mag-ayuno? So kung hindi, paano mo mapapatunayan sa amin answering Paul's Wood na ito ay Muslim? Ha? I-challenge namin to. Kung ito ba talaga ay Muslim? Kung sa bagong Muslim, walang problema. Bago siyang Islam, wala siyang alam. Pero kung tausog, halimbawa, ito, eh, ako, sobrang hanga ko sa mga tausog. Sila ay isa sa nakikita ko na, mashallah, pagdating sa mga knowledge sa Islam, karamihan sa kanila ay may mga knowledge sa Islam. Karamihan sa kanila mga ulama. At karamihan sa kanila ay masyadong maalaga sa sala. Karamihan sa kanila ay hindi sila papayag na mamamatay na hindi sila mga Muslim. Sila ay hindi papayag na mamatay na sila ay lumabas sa Islam. Yan ang mga tunay na pride ng mga tausog. Dahil ang mga tausog, isa sila sa nakikipaglaban upang ipagtanggol ang Islam. Tapos ibabalita mo sa amin ngayon, isang pure na tausog na nag-Christian? Hindi kami naniniwala. Hindi ako naniniwala sa balik Islam. Dahil kahit 8 years pa lang ako sa Islam, iba ang pagkilala ko sa tausog. Sila yung mga taong mamamatay na lamang pero nagsasabi pa ng la ilaha illallah. Naniniwala ako dyan. Dahil sila ay matatapang, lumalaban, ipaglalaban ng Islam. Tapos sasabihin mo na itong taong ito ay magpastor na ng baptist na ama niya tausog. Siyempre, tausog din siya. So hindi ako naniniwala. Kamaliban na lamang kapag magaling siya magbasa ng Quran o nakaka-memorize siya ng Quran, may memorize siyang Quran o nagsasala siya o nag-aayuno siya. Doon ay mapatunayan mo na ito talaga ay Muslim na nag-Christian. Ha? Napakagandang challenge ito, answering Paul's Wood. Kaya minsan medyo huwag ka masyadong lalaban sa Islam kung ikaw ay yung knowledge mo about Islam hindi ganun kataas. Kasi bakit? Ang mangyayari lang sa iyo ay mas maganda pang pagpukosan mo na lang yung mga member mo. Dahil labang kinakalaban mong mga Muslim ay lalo lang nababawasan ng mga member mo. Kasi yung mga member mo napapatunayan lamang na tama ang Islam kaysa sa pinapanghawakan mo. Oo. Kung ako Kristiyano, mag-Muslim na ako. Kaysa naman sa ganyang pananampalataya na hindi naman nananalo sa debate. Anong klaseng pananampalataya hindi mo may pagtanggol na hindi nananalo? Anong klaseng pananiwala yon? Ha? Pananampalataya. So yan po ang aral namin noon bilang mga Muslim na once na ikaw ay lalabas sa Muslim at ikaw ay yakap sa Kristiyano, papatayin ka. So narinig ninyo, yan daw ang yung aral niyang natutunan. So ako nag-Muslim ako kababayan, no? Hindi ko natutunan na patayin yung mga taong tumalikod sa Islam maliban lamang nga sa mga taong gumugulo sa Islam at nangwawasak ng kamusliman o nagbibigay ng pagkakahiwalay-hiwalay sa mga Muslim. Sila yung mga dapat patayin na lumabas sa Islam. Hmm? No, sila yun. Nagkakawatak-watak ang mga kamusliman. Sila yun. Pero yung pag tumalikod ka, patayin ka? Hindi ako. Hindi, walang aral ng Islam na ganyan. Kasi wala pa nga ako napalitaan na pinatay dahil tumalikod sa Islam. Wala pa. Subhanallah. Ako, as a Islamic propagator dito sa Saudi, maraming nagmo-Muslim dito. Alam na alam ko. Ha? Dahil ako pa isa ako sa naging dahilan kung bakit sila nag-Muslim. Pero hindi sila tumagal sa Islam. Pinatay ko ba sila? Pinapatay ko ba sila? Hindi. Dahil hindi aral ng Islam, napapatay mo sila. Dahil sabi ng Allah, la ikrahapid din. Walang pilitan sa reliyon. Kaya yung nag-Christian na ito, huwag nyo siyang paniwalaan na turo ng Islam na patayin mo yung mga non-Muslim na, ay yung mga Muslim na nag-Christian. Mag-ingat tayo sa mga binibitawan ng salita ng mga ito. Kaya ginawa ko ito ng reaction eh. Napakadelikado kasi baka maniwala yung mga tao sa kanila. Ha? So, yan po ay tinuturo sa amin. Yan daw ay tinuturo. Ang tungkulin ko. Yan daw ay tinuturo sa mga Muslim. Ang tagal ko nag-aaral sa Islamic Center. Nag-aaral ako sa isang universidad. Pero hindi tinuro sa akin na patayin mo ang non-Muslim, ay mga Muslim na nag-Christian. Walang tinuturo sa akin ganyan. Subhanallah. Kahit ako ngayon nagtuturo, wala akong tinuturo na mga ano, kahit tanongin yung mga bagong Muslim, wala kaming tinuturo sa mga sa kanila na sila ay magpatay ng mga nagtalikod sa Islam. Wala. Dahil ito na kaya ako binigyan to na reaction upang patunayan ko sa inyo na mali sinasabi ng taong to. Kung ngayon,
ay isang pastor na. So, may church akong inalagaan. Isa na po akong missionary. At doon pa ako sa area rin ng mga Muslim na nagka-assign. Tatawa lang ako, no? Ba't ako natawa? Sabi niya, ang aral sa mga Muslim, patayin ng nag-Christian. Eh siya, eh Muslim daw siya na nag-Christian. At sabi niya, nagtuturo siya ng pastor ngayon, pagpapastor niya, sa lugar ng mga Muslim. Eh, subhanallah, eh aral pala sa Islam na patayin yung mga nag-Christian. Eh bakit nag-aaral dyan ka pa, buhay ka pa? Eh, ibig sabihin, hindi alam ng mga tao doon na ikaw ay Muslim, kaya hindi ka nila pinapatay. O, bakit buhay ka pa? Ba't di ka namamatay? Kung papatayin ng mga... Dito pala mapapatunayan natin mga kababayan eh, na hindi talaga pinapatay ang tumatalikod sa Islam. Kaya, subhanallah, sabi niya, ako ay nagtuturo na ngayon sa lugar ng mga Muslim. Pag daw umaturo sa amin ngayon, ay nung ako ay Muslim, pagka Muslim ka at nag-Christian ka, patayin ka. Pero ang nangyari ngayon, nasa Muslim siya na lugar, nag-Christian siya, nagturo siya ng Christian sa lugar ng mga Muslim. Eh ang tanong, eh bakit buhay ka pa ngayon? Pinaglololo ko mo yata kami eh. Nasa ba yung mga... Sabahan na lang. Kaya ko tumiligyan ng reaksyon, gusto kong patunayan sa inyo, kung sisira lang din kayo, galing-galingan nyo, ha? Galing-galingan nyo umakting kasi hindi yan magiging mabenta. Ha? Hindi yan magiging mabenta. Sa katulad namin, hindi yan bebenta. So, yan lang po. Ano ang paalala mo sa mga patuloy na sumasamba kay Allah? Sabi niya, ano ang paalala mo sa patuloy na sumasamba kay Allah? Ito yung tanong sa kanya. Okay, pakinggan natin. Paalala ko sa mga kaibigang Muslim. So, gusto ko po na kayo ay maligtas, mumplatay kay Kristo, tagapin bilang tagapagligtas sa inyong kaluluwa. Kasi si Kristo ang tunay na Diyos. Hindi po si Allah. So, maraming salamat. God bless. Okay. Ang sabi niya, mga Muslim, mga kapatid naming mga Muslim, mag-Christian na kayo. Tanggapin niyo na si Jesus Kristo bilang isang tunay na Diyos. Si Allah hindi tunay na Diyos. Si Jesus ang tunay na Diyos. Eh ito ngayon. Kung naririnig niyo itong salita ko, pag-usap tayo. One on one. O isa, dalawa kayo o isa ko. Patunayan niyo sa aking harapan na si Allah ay hindi tunay na Diyos. Second thing, patunayan ninyo sa akin na si Jesus ay Diyos. Pag napatunayan niyo sa akin na si Jesus ang tunay na Diyos, walang iba, sasama ako sa inyo. Pero pag napatunayan ninyo na hindi si Allah ang tunay na Diyos, sasama ako sa inyo. Pero ito lang. Sagutin niyo muna ito bago kayo humarap sa akin. Sagutin niyo muna ito bago kayo humarap sa akin para makapag-isip-isip kayo. Okay? Ganito. Kung si Jesus ang tunay na Diyos na tagapaglikha, common sense dapat ang pagkaganahin natin dito. And logic. Okay. Sino ang lumikha ng langit at lupa? Ang Diyos. Okay? Sino ang lumikha sa mga tao? Ang Diyos. Okay? Sino ang lumikha sa mga engkanto? Ang Diyos. Okay. Sa banal na Quran, ang sabi ng Allah, Allahu khaliqu kulli shay'in. Ang Allah ang naglikha ng lahat ng bagay. Mayroon akong ebidensya na sinabi ng Allah na siya ang naglikha ng lahat ng bagay. Second thing, sabi ng Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at mga tao maliban na lamang na sambahin ako. Ibig sabihin, si Jesus si Jesus ay walang nilikha. Pero si Allah, sabi niya, nilikha niya ang jin at mga tao. Nilikha niya ang mga engkanto at mga tao. Nilikha niya ang lahat ng bagay. So bakit ito sinimulan sa ganito? Dahil gusto ko sa inyong patunayan na si Jesus ay hindi siya ang tagapaglikha. Dahil ito, sino ang lumikha sa mga tao? Ang Diyos. Sino ang lumikha sa mga tao? Ulitin ko, ang Diyos. Sino si Birheng Maria? Tao. Kabilang ba si Birheng Maria sa tao? Yes. Kanino galing si Jesus? Kay Birheng Maria. Sino ang nauna? Si Jesus o si Birheng Maria? Si Birheng Maria. Ngayon ang tanong, kung nauna si Maria, wala pa si Jesus. Ang tanong, sinong naglikha kay Maria? Si Jesus?
Kaya ini, kahit ko sa inyo, parang hindi sumakit yung ulo ninyo, kung si Jesus ang lumikha kay Maria, kaya bang tanggapin ng isipan mo na nauna ang anak kaysa sa ina? Na kung ipinanganak si Jesus na sabi niya kay Maria, Nanay, alam mo ba na akong naglikha sa'yo? Nanay, alam mo ba na ikaw ay galing sa akin? Siguro pag sa nanay mo yung sinabi, asan ba ikaw yung tubo? Kakukot-kukot nga. Ikaw, nababaliw ka na. Ikaw ay nanggaling sa sinapupunan ko. Lumaki ang tiyan ko at inilabas kita. So, ganun nga sabihin ng nanay mo. Pag sinabi mo, Nanay, ako nga naggawa sa iyo. Sa akin ka nang galing. Hindi, sabihin ng nanay mo, sa akin ka galing. Sa akin ka lumabas. Kaya nga naging kalahi kita eh. Ha? Kung may aplido ka, halimbawa, kanto aplido mo, paglabas ng nanay mo, halimbawa, nanay, paglabas ng nanay mo sa'yo, eh, iba na. Kukutungan ka ulit. Hindi, sa akin ka galing. Dahil ikaw ay lumabas sa akin. Ang aplido ng tatay mo is kando, kaya nung paglabas mo, Ryan Kando ka na. So, ganun yun. Kung si Jesus ay, kumbaga, galing kay Maria, hindi na siya, hindi, ang pangalan niya, halimbawa, ano mo, galing sa nanay ko, Jesus Kando na. Oh, di ba? Kasi galing niya sa nanay ko. Subhanallah, napakadali lang na ano eh, logic eh. Hindi mo na kailangan pang mag-study about that. Hindi mo na kailangan sabihin na si Jesus ang dapat sambahin. Siya ang tagapagligtas dahil siya ang sinasabing daan, siya ang buhay. Siya hindi ka makakapunta sa Ama kung hindi dahil sa kanya. Ito pa ang isang problema. Eh kung hindi dahil pala sa kay Jesus, hindi ka mapupunta sa Ama. Ibig sabihin, may iba pa palang Diyos maliban kay Jesus. Kung sinasabi mo sa iyong dila na si Jesus lang ang tunay na Diyos, ibig mo sabihin, hindi Diyos ang sinutukoy ni Jesus na Jesus na Ama? Subhanallah. Ha? Huwag mong sabihin na si Jesus ang Ama, si Jesus ang Anak, si Jesus ang Espiritu Santo. Subhanallah. Magic. Ha? Sabihin, subhanallah. Kaya, paano mo kaming may hikayat as a Muslim na mag-Christian kung ganito ang paniniwala ng isang Christian? With due respect, ha? Pero, hindi ko kayang ipasok sa isipan ko yung pagiging Diyos ni Jesucristo na kung saan, eto pa, paano kaya kung mabasa ito ng isang non-Muslim sa Mateo 26, versikulo 39, si Jesus ay dumako pati roon at nagpatira pa sa lupa. Eh kung tatanungin kita ngayon, sino ang pinagpatirapaan ni Jesus? Sino ang pinagdasalan ni Jesus? Si Jesus din. Kasi siya yung tunay na Diyos. Siya yung nag-iisang Diyos. So, ang pinagdasalan ni Jesus, siya din. Kung sinamba ni Jesus, siya din. So, imagine, halimbawa ako si Jesus ngayon. Magdadasal ako. Kando, patawarin mo ako, Ryan Kando. Ako, magdidesisyon ako ngayon. Pinapatawad na kita sarili ko. Ang tawag doon, na kinausap ang sarili, is nabaliw. Astagfirullah. Allahu Akbar. Hindi naman to katatawanan, pero hindi talaga kaya ng isip ko na ginaganon nyo yung Diyos. Subhanallah. Na sinasabi ninyo, si Jesus ang Diyos, tapos kinausap niya yung sarili niya, tapos nagdasal sa sarili niya, tapos pinatawad niya yung sarili niya, tapos pumunta siya sa mundo, tapos nagpapako sa sarili niya, tapos pinatay siya ng mga nilalang niya, tapos sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tapos ang nagpabaya sa kanya, yung sarili niya din, at tapos tinubos niya yung kasalanan ng mga tao sa gawa ng sarili niya din, nagkagulo-gulo na. Alhamdulillah, buti na lang. I am a Muslim, and I'm proud of that. Alhamdulillah. Dahil kung ang knowledge lang na pag-uusapan about sa Diyos, ang Allah ang tagapaglikha ng lahat, sa Jesus, sa isang propeta, tapos. Ganun lang kadali ang Islam. Subhanallah. Eh, napakahirap na lang sisiksik mo sa isipan ng mga tao na, oh mga tao, kung hindi dahil sa Jesus, hindi tayo maliligtas. Tinubos niya ang ating mga kasalanan. Tapos maya-maya, asabihin ng pare, asabihin ng pastor, kayo ay magbalik loob. Asabihin naman ng tao, Father, kala ko ba wala na kami kasalanan?
bakit pa kami magbabalik loob? Ha? Natawa ko. Naalala ko tuloy ang kwento ni Zakir Naik. Sabi niya, ay, Dr. Zakir Naik, sabi niya, kwento nun, sabi niya, may isang pastor na pumupunta, limbawa, Seventh-day Adventist, o kaya yung pastor ng Baptist, pumunta sa isang lugar. Sa dahil si Jesus ay nagpakamatay, tinubos niya ang inyong mga kasalanan, mananatili kayo na buhay na walang hanggan. So ngayon, ha? Pabalik-balik itong pastor. Nagkaroon sila ng technique kasi sa lugar sila ng Muslim. Ngayon, pagbalik ng pastor, si Jesus ang daan, si Jesus ang buhay, walang makakapunta sa Ama maliban kay Jesus. Si Jesus ang lumigtas sa inyong kasalanan, nagpakamatay siya, tinubos niya ang ating mga kasalanan. Umiyak yung bata. Hmm? At sabi niya, sabi ng bata, umiyak siya. Oh. Sabi ng pastor, bakit ka umiyak? Kasi po, sabi nung kapitbahay naming pastor din, yung anghel na matay. Sabi ng pastor, huwag kang maniwala. Yung anghel, hindi namamatay. Ha? Sabi ng bata, umiyak lalo yung bata. Sabi, ba't lalo ka umiyak? Pastor, paano niloloko niyo ako? Ang sabi ninyo, ha? Yung Diyos na matay, tapos yung anghel hindi namamatay. Sino ba mas makapangyarihan? Yung Diyos o yung anghel? Oh, hindi na bumalik yung pastor. O common sense, anong sino mas makapangyarihan? Yung anghel na hindi namamatay o yung Diyos na namamatay? For me, Islam ako. Bakit? Napakaganda ng aral ng Islam. So, pagpatungkol sa Diyos, Allah, nag-iisang Diyos, napakaliwanag, walang question. Sabi ng Allah, la ilaha illallah. Sabi ng Allah, walang ibang Diyos na dapat maliban sa Kanya. Sabi niya, innani ana Allah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa akin. Ang pangalan ko ay Allah. Sabi niya, ha? Ngayon, kung ako ay Kristiyano, magdarasal halimbawa ako. Problema itong malaki eh. Kailangan nating ayusin. Halimbawa, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Sambahin yung ngalan mo, Ama namin. Ang tanong ko ngayon sa inyo, anong pangalan ng Ama? Anong pangalan ng Ama at anong pangalan ng Diyos na dapat sambahin? Jesus? Eh, anak daw yun eh. Hindi naman yun yung Ama. Ang tanong, anong pangalan ng Ama? Ilang Kristiyano na ang tinanong natin, anong pangalan ng Ama? Anong pangalan ng Diyos na dapat sambahin? Wala silang maibigay. So, paano isang tunay na Muslim na may alam tapos maging Kristiyan? Paano yun nangyari? Kaya kung ginawan ito ng aksyon, dahil baka nagpapanggap lang itong nag-Muslim o baka hindi siya lumaki sa mundo ng mga Muslim o hindi niya sinabuhay ang Islam, kaya sabi niya, ay matausog tatay ko, so tausog din ako. Ah, ganun ba yon? Nakapag-nars ang tatay mo, nars ang nanay mo, pag nilabas ka, nars ka na din? Bakit naging nars yung tatay mo? Bakit naging nars yung nanay mo? Kasi nag-aral sila ng nursing. Eh ikaw, pag hindi ka nag-aral ng nursing, tambay ka lang, hindi ka nars. Pero pag nag-aral ka ng nurse ka na rin pag nakatapos ka. Di ba? So, ganun din. Hindi ka agad Muslim kung hindi gumawa sa buhay ang Islam. Kaya, akala mo, answering falsehood, nakaisa ka na? No. Ito yung naging dahilan para maisahan kang muli. Alhamdulillah. So, kung ipipilit mo pa rin, kung maririnig ko pa rin sa iyo yung salita ng mga Muslim, kapag lumabas sa Islam, ay papatayin. Ito ngayon. Last na to. At ako yung mag-end na. Kung ipipilit mo pa rin ang mga salita na sa Islam, papatayin pag lumabas sa Islam, eh bakit kau? Yung mga nang hindi Muslim, na nagmumuslim, hindi mo pinapatay. Saan mababasa Biblia? Ito, mga Hebreo 10:28. Pag daw ikaw ay sumamba sa ibang Diyos, patayin ka. Sa Exodus 20:20, yung mga maghahain sa ibang Diyos, lubos na patayin. Sa Deuteronomy 6:10, patayin ang mga sumasamba sa ibang Diyos, nagpalit ng ibang pananampalataya. Eh, ganun naman pala. So, bakit yung mga Baptist, mga Christian, binabato nila sa Muslim na ang mga Muslim, pag nag-Christian, papatayin? Anong dahilan? Kasi isa lang. Diyan ko idea. Ano yun? Hindi po sila nagbabasa ng Biblia. Hindi nila ito nabasa. Kasi kung nabasa nila ito, hindi nila aasarin ang mga Muslim na pumapatay kayo pag nagpapalit na relihiyon. Bakit ka mo? Kasi meron din pala sa Biblia na pag nagpalit ka na relihiyon, papatayin ka. Ha? Kaya
Alhamdulillah. Sa totoo lang, hindi po ako nang-aasar. Hindi ako nag-aasar, hindi ako nag-i-enjoy. Lang, gusto ko lang iparating sa mga taong ito ang katotohanan na akala nila may isa nilang Islam, no? No, no, no. Hindi po. Inshallah. So, mga kapatid, pasensya na kung nakapagsalita ako ng hindi maganda sa mga non-Muslim. Patawarin ninyo ako kung nakapagsalita ako ng hindi maganda. Pero sumpaman sa Allah na ako'y nagkasabi lang ng pawang katotohanan. Kaya mag-Muslim po kayo dahil sa Islam ninyo matutunghayan ng katotohanan. Ha? Kaya yung mga aral na ito, yung mga nabigkas ko, pag nakontra ito ng mga Baptist o yung mga sila answering falsehood, eh ahangaan ko sila. Pero ang tanong, wala eh. Hindi nila kayang kontrahin eh. Ha? Kaya alhamdulillah. So jazakumullahu khairan sa mga nakikinig at sa inyong lahat. So hanggang dito na lamang. So kung napatawa ko man kayo, hindi naman natin sila pinagtatawanan. Pero tatawa lang kasi ako kasi yung mga knowledge ba na sisipsik sa ating kaisipan, hindi kaya eh. Hindi kaya na nga, kumbaga, kung may matinukang pag-iisip, hindi mo kaya isiksik sa sarili mong kaisipan yung itinuturo nila eh. Hindi mo talaga kaya. Kahit ako talaga, dati akong Kristiyano, hindi ko na kayang bumalik sa pagiging Kristiyano uli kasi hindi ko maipasok sa sarili ko na pagkatapos kong mabasa sa Biblia na si Jesus ay propeta, sa Quran is propeta, so wala na akong doubt doon. Parehas pala yung propeta-propeta, ba't kailangan ko pang... Sa pag sinabi mo, saan mababasa si Jesus ay Diyos? Asabihin lang nila sa iyo? Ano nga sabihin nila sa iyo? Eh wala naman talagang direct. Pero ang Biblia ay binigyan tayo ng katalinuhan para marinig natin, mabigyan natin ng kahulugan na tama na hindi lang direct, meron lang pasikot-sikot. So, sisikot-sikotin ka niya ngayon hanggang sa ililigaw-ligaw ka lang hanggang sa barang araw na oh nga, ano, tama sila, no? Kasi ang dami ng pasikot-sikot. Ah, lawak ba? So, yun na. Ha? So, ganun. So, alhamdulillah mga kapatid, at least ay nakapagbigay tayo ng reaction. So, jazakumullahu khairan. Hanggang dito na lamang tayo. At inshallah, salamat nga po pala sa mga nagsisend sa akin ng mga dapat nating bigyan ng reaction. Kasi dapat talaga natin yan. Pinipili ko lang din, pero isa ito sa dapat bigyan ng reaction talaga. Yung mga tao na gusto nilang sirain ng Islam, pero hindi nila man talaga masisira. At meron kasing mga salita sila na bibitawan na baka magdulot ng kasamaan sa mga Muslim. So, kaya na kailangan nating bigyan ng pansin. So, dito tayo sa Muslim reaction natin, inshallah. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hanggang sa muli po. Pag-ingat po kayo palagi. Magandang araw po sa mga non-Muslim.